At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kalawag sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Pare, wala na talaga. Ayun, naghuramintado na naman si Punyang at ipinarating na kay Karyong at inatake na naman siya sa pusa. Oo, pare. Kaya tuwang-tuwang ako, mamamatay na yon na isinugod na naman sa ospital. Eh, buti nga sa kanya. Sana matuluyan ng matigok, pare. Sana, pero mukhang matibay din yata. Laging na nabubuhay pa ang gago. Ay, nako, sa pagkakataong ito, matutuluyan na yun siguro. Dahil tatlong beses na siyang inatake. Oo. Si Sibuyas, ang balita. Nakita ko kayo agad. Ay, bakit? Para kang hinahabol ng isang batalyong rebelde. Anong balita, ha? Naku, gagawad, may magandang balita para sa ating lahat. Ha? Magandang balita? Bakit? Matutuloy na bang barangay election nitong 2025? Hindi. Hindi yan ang sasabihin ko, gagawad. Anong magandang balita yan, boy? Kung kasi, Ay, sige na. Sabihin nyo na kaagad kung ano yan. Kagawad, si Kapitan Karyong patay na. Ano? Narinig mo, kagawad na daw. Ha? Sabi ni Bunjeng, patay na raw si Karyong. Narinig ko rin, pare. Patay na. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi na magtatagal ang buhay ng Karyong na yon. Pare, kailangan magbunyi tayo. Ito na yung pinaka-aasam-asam nating mangyari. Pare. Sagot ko na ang alak. Sagot mo na rin ang pulutan. Sige, pare. Mamayang gabi. Imbitahan natin ang lahat ng mga kaibigan natin. Mag-inuman tayo, magdamagan! Oo, pare. Sa wakas, dumating na rin ang pinakamimiti nating mangyari. Oo, pare. Kaya mamayang gabi, magbubunyi tayo. Saan ako naruroon eh? Mabuti at bumalik na ang malay mo, Kapitan. Wala si Agaton. Bumibili sandali ng gamot mo. Kaya ako muna ang iniwan para magbantay sa'yo. Sino ka? Malabo na ba ang mga mata mo, Kap? Ako ito. Si Karen. Si Karen Crisologo. Karen? Oo nga. Wow! Ang ganda talaga ng Karen na ito. Kamukhang-kamukha siya ni Tinten. Pero mas maganda ito. Kung ito ang mag-aalaga sa akin dito sa ospital, madali akong gagaling. Kap, naku ha. May sakit ka na nga. Ang hilig-hilig mo pa. At dibdib ko ang tinititigan mo. Kukwan! Matambok nga. Istikwan! Ang ibig kong sabihin na maganda ka, Karen. Ganun ba, Kap? Naku, ikaw rin. Gwapo ka, Kap. Kahit matanda ka na, litaw na litaw pa rin ang kagwapuhan mo at kamatsuhan mo. Ha? Naku, parang nagpapahihwating ito ha. Pero hindi pwede. Baka mapatay ako ni Bayang.
Alam mo, Kap, kung hindi lang nauna si Agaton, sa'yo ako papatol. Nako, huwag kang maingay. Baka may makarinig at makarating kay Bayaw. Magpagaling ka na, ha? Gusto mo bang masahihin kita ng ganito? Wow, ang sarap ng ginagawa mo sa akin, Karen. Ganyan, ganyan, Karen. Hindi ko na mapigilan na ka. Kumusta na yung pagkiramdam mo? Naka, dumating na si Bayaw. Naku, sayang. Madadakmak mo na sana. Bayaw, ayos ka ba? Oo, Bayaw. Mapapadali ang paggaling ko nito kung si Karen ang mag-aalaga sa akin. Dahil mas magaling siya kaysa sa mga nurse dito sa ospital. Ganun ba? Sige, paglabas mo rito. Siya na ang mag-aalaga sa'yo doon sa bahay. Bayaw! Ay nako, Tita Bibang! Bakit kasi hindi ka nakinig sa akin? Bakit sumama kang naginom? Ha? Kay Aling Punya, ngayon tuloy nadamay ka! Alam mo, ako sumama sa kanya dahil pinilit niya ako. Nako, kahit anong pamimilit niya sana, Tita. Hindi ka pumayag. Tingnan mong nangyari, Hinuli ka rin ng pulis. Buti na lang. Kaibigan ko yung isang pulis doon. Nakiusap lang akong ilabas ka sa pihitan. Pasensya ka na. Talagang napilitan lang akong makipag-inuman sa kanya dahil nagbanta siya na maguhuramintado raw kung hindi ko siya pagbibigyan. Ay, nako, Tita Bibang. Nag-aalala ako. Baka ipos na naman nila yon sa social media. Makita ni Tita ang hiling yun. Ay nako, pati ako lagot sa kanya. Baka pauwiin na rin ako sa Legazpi o kaya sa Naga. Ayaw ko pang umuwi roon. Dahil hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang dating bullets ko na naloko sa akin. Pasensya ka na talaga. Hayaan mo. Hindi na mauulit. Ay, nako. Hayaan ka na naman, Tita. Puro ka pangako, pangako, pangako na napapako. Pero hindi naman natutupad. Cellphone mo. Nagre-ring. Ha? Ay, nako, Tita. Naku, patay. Ito na nga ba yung sinasabi ko. Si Tita ang ilang tumatawag. Diyos ko po. Nakarating na talaga yata sa kanyang balita tungkol sa ginawa ninyo. Sagutin mo na. At huwag na huwag mong aaminin na totoo ang balita. Sabihin mo, fake news. Sige, Tita. Susubukan ko. Pero kung ayaw maniwala, wala tayong magagawa. Talagang, kuwan, ipapasara na itong tindahang ito. At pauuwi na tayo pareho doon sa Tacloban. Ay, naku. Sandali lang. Hello, Tita ang hiling. Kumusta? Ay, pagdataan mo naman ako. Ay, naku, mabuti naman nali. Tita ang hiling. Dami-dami palang alak, Hapulutan! Nainihan na ninyo! Gagawa na siyo! Gagawa na nung! Magsasawa kami nito sa alak at pulutan! Sige lang! Magsawa kayo sa alak at pulutan sa gabing ito, mga kasama! Magbubunyit tayo dahil sa tagumpay. Mag-inuman tayo hanggang bukas ng umaga. Tama ang sinabi ni Kagawa Dadog. Magbubunyit tayo, mga kasama. Bakit magbubunyit, Kagawa? Ano bang ipagbubunyit natin? Pare Adong, ikaw na munang magsabi sa kanila kung bakit tayo magbubunyit ngayong gabi.
Sige na, sabihin mo. Mga kabarangay, nakapanalig namin na magbubunye tayo dahil matutupad na ang pangarap namin na hindi magtatagal ako ng punong barangay natin. Siya naman ang barangay administrator. Eh, kanun ba? Pero hindi yata matutuloy ang eleksyon eh. Hindi yata matutuloy. Paano ang mangyayari yun? Nako. Hindi nyo pala alam ang balita. Ano bang balita yan, kagawad? Ano balita yan, kagawad? Hindi nyo ba alam na patay na si Karyong? Inatake siya dahil sa pinagagawa ng asawa niya. Ano? Patay na si Kapitan Karyong? Patay na si Karyong? Totoo ba yan? Ay, tama! Ang narinig ninyo, mga kasama. Kaya magbubunyi tayo sa gabing ito. Sige, inom lang kayo. Sige! Sky is the limit! Opisyal na natin, pangang! Mag-inuman kayo! Yay! Kap, nagiginhawan ka ba sa ginagawa ko sa'yo? Oo naman, Karen. Wow, ang sarap ng pakiramdam ko. Oo, Karen. Anong nangyari sa'yo, Kap? Inaatake ka na naman yata eh. Karen, ang ganda mo talaga. Ang ganda ng katawan mo. At ang bango-bango mo pa. Di tulad ng asawa ko na amoy daing na puset. Ano? Pilyo ka talaga, Kap. Yan ang gustong-gusto ko sa'yo eh. Kaya kahit alagaan kita ng habang buhay, ay walang problema sa akin. Ha? Wow, kakagat ang babaeng ito eh. Pero kailangan mag-ingat na ka. Baka makahalata si Bayaw at bigla na lang niya akong babarilin. Kap, kaya mo pa ba? Ang alin, Karen? Ay, kung sakaling mag-aanuhan tayo, di ka kaya atakihin sa puso? Ay, Kwan, ma-atake ako kapag nabitin akaw. Ganun ba? Gusto mo bang pagbigyan kita? Ha, Kap? Nakaw, nananaginib ako. Totoo ba itong kwen? Nagugustuhan ako ni Karen. Nagusto niya akong kwen. Bakit hindi ka na makasagot yan? Ayaw mo yata eh. Di, huwag na. Sinong nagsabing ayaw ka? Gustong gusto ko yan, Karen. Sige, pagbibigyan kita. Makina yun! Magtago na kayo! May nagwawala! May tala silang granada! May nagwawala na! Ay, takot ako sa gulo eh. Magtatago na ako. Karen, magbalik ka rito. Hayaan mo na sila. Ituloy na natin ang plano natin, Karen. Buisit, mapapatay ko ang nagwawala na yan. Mapapatay ko siya. Magkakaibigan tayong lahat dito, ha? Huwag kayong mag-away-away, ha? Yung magkakaibigan? Anong sinasabi niyo? Hindi namin kayo kilala! Mga buwisit kayo! Huwag kayong mag-away-away, mga kaibigan. Hindi na natin sila mapigilan, na yung iba umaalis na nag-uramintado na. Pare. At ang mga natira dito, tayo naman ang kinukrusunada. Ha, sayo, diba?
Pare, delikado ito. Ha? Baka saktan tayo Subukan mo silang takutin. Baka matakot sila at umalis na. Sige, susubukan ko. Ha? Ay, kayo! Siga ba kayo? Baka hindi nyo alam na marami na ako nga pinatay. Ha? Marami ka na pinatay? Kung gano'n, papatayin ka namin. Papatayin ka namin! Pare, delikado ito. Pumalag sila. Nako. Susugurin tayo, pare. Magkalaban kayo! Ito ang para sa inyo! Aray ko, pare. Aray. Tulong! Tulungan niyo kami! Papatayin na kami, pare! Aray! Papatayin kami! Tulong! Aray! Aray ko, pare. Parang nabalian yata ko ng tadya nga, aray ko. Aray. Hindi ko na maituwid ang malakag ko. Pare, malas natin. Akala ko ay swerte na. Ako rin, pare. Akala ko swerte na natin. Milalas pa tayo. Bakit ganun ang nangyari sa mga pinainom natin? Anong klaseng alak yung dala mo, ha, pare? Yun yung lambanuga, pare. Kaya pala lasang tubig, baha, pare. Nako. Mabuti na lang at tikim lang ang ginawa ko. Pero lalasing din ako. Ako rin, pare. Tikim lang nga dahil alam ko na ang tama . Hello, bay. Galing sa opisina. Nako, pare. Pagod. Sino yung nagsasalitang yun? Sibuyas, pare. Sibuyas. Uminom din na pala. Nako. Wala kayo bay. Mang gagawin kundi mag-relax. Umupo sa baso. Magtanggal ng alak, magsuot ng sopa, nagsali ng lambano. Pare, delikado rin ito. Nakakasira yata ng bait ang alak na ito. Tingin mo si Boy. Umuhubad na, umupo sa maso. Nako, pati si Aling Insiyan kasama pala, hubot-hubad na rin. Nakakadiri pala ang katawan ng matandang yan. Parang basahan ang dibdib, ah. May makapugi pala dito. Halika kayo. Mag-inuman tayo. Kundi magwawala ako. Lapit kayo dito. Ubusin natin itong lambanong. Nako. Hindi ba pogi ka, pare? Hindi, pare. Ayaw ko. Delikado. Tatakbo na ako, pare. Tatakbo. Kagawa niya siya. Nako. Masamang balita. Anong masamang balita sinasabi mo, Bunjeng? Kagawa. Hindi pala totoong patay si Kapitan Karyong. Buhay na buhay. Ano? Hindi totoo yan. Hindi! Hindi. Good morning, Veronica. Mabuti naman at maaga kang dumating. May kakwentuhan ako habang gumagawa ako ng report ko dahil mag-o-audit na naman ang COA. Ining? Ha? Teka, bakit ganyan ang itsura mo? Para kang mukhang Biyernes Santo. Friend, ano bang nangyari sa'yo? Parang sasabog na ang dibdib ko. Ang puso ko ay nagduro ko. Teka, ano pang nangyari sa'yo? Ang puso ko.
umaatungal ko na naman. May problema ka ba? Oo, Pining. Baka hindi ko makayanan. Baka magpapakamatay na ako. Ha? Teka, ano bang problema mo? Sabihin mo na sa akin. Ano? Galing ako sa tindahan ni Kagawad ang hiling. Bumili ako ng pasador doon. At narinig kong sinabi ng mga Marites doon. At labis akong nasaktan. Nang durugo ang puso ko, Pining. Ano bang narinig mo sa kanila na ipinalulungkot mo? Ano? Pining, ayon sa kanila, si Kapitan Nancy. Si Kapitan? At si... Ano? Si Kapitan daw at siya, si Karen. May liib na relasyon! Mabubulgar na kaya ang lihim nila Kapitan Karyong at si Karina. Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kalawang sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!